Balikpasada pero problemado mga tricycle at pedicab driver. Bukod sa maraming limitasyon, maliit lang din daw ang kanilang kinikita. At nakatutok live si Katrina Son na nakabantay rin sa traffic sa bandang Rizal. Katrina, kumusta dyan? Iban sa mga oras nga na ito ay mas maluwag na nga ang daloy ng trapiko dito sa Cainta, Rizal. Malayo nga ito na mas maginhawa na kumpara kanina. Alas 2 ng hapon, ganito na ang daloy ng trapiko sa bahaging ito ng Marcos Highway. Dito rin dumadaan ang mga biyaheng Metro Manila papunta o galing sa mga bayan ng Tanay, Cogyo, Teresa, Morong at Antipolo. Paano pa kaya bukas? Kung kailan mas maraming papasok dahil nadagdagan ang mga industriyang pwede na muling mag-operate? Kabilang sa mga sasalubong sa mga papasok sa trabaho, ang mga pedicab driver tulad ng 68 anyos na si Jose Anicas. Ngayon talaga ang unang araw ng pagbabalik pasada nila sa Marikina. Kaya na may naramdaman ako, biyahe ko dahil walang pagkain eh. Medyo masaya din kami ma'am dahil kumikita na ako kami kahit paano. Balik pasada na rin ang mga tricycle driver. Eh masaya kasi siyempre po, mahirap po, wala nang pambiling bigas. Kahit paano kumikita kami, pang araw-araw sa amin, pamilya namin, pagkain. Ngayon nga ang unang araw ng muling pamamasada ng mga tricycle at pedicab drivers dito sa lungsod ng Marikina. Ngunit mas doble kayod daw sila. Dahil kung noon ay hindi limitado ang kanilang pamamasada, ngayon limitado na lamang daw dahil sa curfew. At kung noon naman ay nakakapagsakay sila ng 2 hanggang 3 pasahero, ngayon ay 1 na lamang. Hindi tuloy mapigilang maiyak ni Bernardo Toledo na 160 pesos pa lang ang kinikita mula alas 8 na umaga hanggang alauna ng hapon. Malayo yan sa dating kita niya na 700 pesos kada araw. Kanina po, alas 8 ako lumabas, 4 beses pa lang ako nang nakakaalis po. Kasi talaga yung dinadakas namin, imbis na kumikita ng konti, nawala pa po. Ang kapwa trike driver niya, may hiling sa mga operator. Sana po yung mga operator, sana maintindihan nila yung mga driver. Kasi ang boundary po ng mga tricycle, 200 po eh. Sana po babaan nila. Tulad sa Marikina, isa rin lang ang pwedeng isakay ng balikpasada na ring tricycle sa Quezon City. Special trip na 18 pesos kada kilometro at dagdag piso sa susunod na mga kilometro. Medyo mahirap po, tsaka isa lang po kasi yung pwedeng sumakay, parang doble pamasahin na rin po. Mas okay na rin po, nakatulong na rin naman din po, lalo na pag marami ka pong dala. Hindi rin pwedeng sabay-sabay bumiyahe ang mga tricycle. Kalahati lang ng bilang kada ruta, kaya may number coding scheme. Kaya mas maliit ang kita, may dagdag gastos pa. Paano yung gastos namin? Gagastos pa kami sa face mask, kailangan meron pang alcohol. Kailangan ayusin pa namin yung mga plastic. Ivan, bukas naman ay magsisimula na nga ang bumiyahe ang mga tricycle drivers sa Pasig City. Ivan? Maraming salamat, Katrina Son.